Magandang araw po sa inyong lahat, mga kawerpa. Good evening, everyone. Welcome to Marina's Powerhouse Team Review and Training Center. This is Engineer Reggie Marina. You can call me Kuya Reg for short. So welcome po. Live na live po tayo, mga kawerpa, no? Dito po sa ating ginagawang libreng, no? This is a free REE and RME online review. This is actually on our day, pang ilang araw natin, partner? Day 10, no? November today, no? Live na live tayo, mga kawerpa, no? Sa ating mga Facebook viewers, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Yung mga nakikinig po, nanonood sa ating Facebook Live. Today is November 10, 2020, around 5:30 p.m., no? Magandang hapon po sa inyong lahat. At ayan po, meron po ako mga i-discuss na mga ilang questions po, no? This is a free online mentoring po na ginagawa ng Marina's Powerhouse Team Review and Training Center, no? Muli, ako po si Engineer Reggie Marina. You can call me Kuya Reg for short. Ano po? So, inaanyayahan namin kayo, mga kawerpa, baka mas gusto nyo pong maki-join sa aming Zoom class, no? Mas maganda po para dito may opportunity kayo magtanong talaga, no? Kung kayo'y sasama sa amin sa Zoom class o Zoom meeting na ito na ginagawa namin, no? Ayan. Okay. Sige, simulan natin ang ating first question, partner. Okay, so our first question, no? So galing muli sa ating suki na, no? Si Mr. Jonel Tipait, no? Nandiyan siya, connected siya, partner, tama? Okay. Okay, so ito po ang tanong ni Sir Jonel, no? Aware pang Jonel. Okay. The electromotive force of the standard cell is measured with potential that gives a reading of 1.3560, no? Siya nga pala, I have to say something with this problem, no? Medyo familiar po ako sa problem na ito. I found out, no, that yung naipadala nyo po ay, kawer pang Junel, ay may typo error. Dapat ito 1.3562, no? Mapakita ko naman po yung solution. Huwag kayong mag-alala. Mahihimay po natin ito, no? Okay. Familiar po ako dito kasi naano na rin po natin ito, na take up na rin po natin ito sa isa sa mga subjects ng REE, no? Actually, pang REE nga tong question na to, eh, no? Well, possible din naman pang RME, no? Kasi ano naman to, hindi naman masyadong mahirap yung problem na to. Okay, so ulitin natin. The electromotive force of the standard cell is measured with potential or voltage, no, that gives a reading of 1.3562. when a 1 mega ohm resistor is connected across the standard cell terminals. The potentiometer reading drops to 1.3560 volts. What is the internal resistance of the standard cell? Okay, so una dapat malaman muna natin ang standard cell, no? O yung mga cell, okay? O yung battery, ika nga, no? So, we will discuss first the, shall we say, the basic battery equation. Discuss muna natin bago natin masagutan yan, no? Siyempre, board exam question yan, eh, no? Dapat alam natin muna yung mga principles, no? Okay? So, a battery, tandaan natin, meron siyang internal EMF, no, or internal voltage, no? Okay? Represented by E. Ayan, no? Okay. So, at ang battery, meron siyang series resistance, no? Internal resistance ang tawag dito. Kumbaga, internal EMF or internal voltage of the battery in series with the internal resistance. And then, we have here a load, no, that is connected across the battery. Shall we say we have a resistive load?
No? Ito po yung ating load, R. Okay? Then, meron po tayong kuryenteng dumadaloy sa load natin. Actually, in this circuit, iisa lang naman po yung kuryenteng dumadaloy. Kasi po, yung ating pong sirkuito dito ay basically naka-series lang po. So, ito yung E natin and our big R, the load resistance and the small resistance, no, the internal resistance, they are just connected in series. So, naka-series lang naman po yung dalawa na yan. So, dapat alam po natin, mga ka-werpa, yung basic battery equation. So, paano yun, sir? Okay. Huwag na tayong mag-Kirchhoff's law. Gamit tayo ng PCL. What is PCL, sir? Powerhouse chap-chap law. Okay? Powerhouse chap-chap law. No? Powerhouse, the name of our center. No? Marina is powerhouse. Okay? So, what is powerhouse chap-chap law? Actually, this is based on the Kirchhoff's voltage law. Pero, medyo isi-simplify po natin siya. No? Anak siya ni KBL, ika nga. No? Okay. So, ganito po yan. The voltage here plus voltage drop here is equal to the voltage here. Okay, ulitin natin ha. Okay. The voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. Remember that our internal EMF is the largest voltage. No? So, whoever is the largest voltage, okay, you are going to make it as on the left side of the equation. So, that is equal to what now? We have here I, R. So, this is a voltage drop, right? That is a voltage drop. So, I will represent this as simply, let's say, V. Meaning, that is the load voltage V. And then, plus what? Okay? There is a voltage drop here, a voltage at the load. Then, we have a voltage drop here. What is the voltage drop here? So, we have here, our current is flowing continuously, so that is our I multiplied by small r. Okay? So, that is how we represent the basic battery equation. This is the basic battery equation. Yan. Basic battery equation. So, we have here our voltage E, internal EMF. Our V is the load voltage. The load voltage is this. We are going to put a voltmeter here at the load. So, that is our V plus our current then multiplied by R. Okay. So, now, it says in the problem, ano sabi doon sa problem, partner? Pakita natin ulit yung ating problem. No? Let's see again our problem. Pakita natin. Meron tayo, lalabas, no? Yung electromotive force of the cell. So, 1.3562. Okay? 1.3562. Actually, this is the 1.3562 volts. Ayan. Sabi doon sa problem. Okay? When a 1 mega ohm resistor, this is 1 mega ohm resistor, is connected across the standard cell terminals, the potentiometer reading drops to 1 point, okay? Actually, comma yung nailagay mo, no? Aware pang Junel, no? Actually, dot lang yan, no? May I correct that? That should be a dot, no? 1.3560, okay? 1.3560 naman, okay? What is the internal resistance of the cell? So, this is the unknown. That is the unknown, okay? As we see here, we already have our E. So, dito, lalagay na lang natin sa equation. Okay, ha? Makinig mabuti, ha? Okay? Yung E, may value na tayo. We have the value for E.
And for B, we already have the value also given. We just have to substitute here. Okay? So, our problem is our small r, the internal resistance. But we have to get first our current. Ano ba yung kuryente natin? Huh? Let us get first our current. Take note, we can get our current from this. Take a look at this basic circuit that is an Ohm's law circuit. Huh? So, we have our current I. What is Ohm's law? That is the voltage, load voltage divided by the load resistance. So, let us calculate. What is our VR? 1.3560. What is our R? 1 mega is 1 times 10 to the 6. Pag pinindot mo sa calcu. Okay. What will be our current? Okay, ha? Okay, calculate natin, ha? We have 1.356. Okay, then we have to divide it by 1 to the exponent 6. Okay, so meron tayong value dito, bali, na lalabas na 1.356. Okay, 356 times 10 to the negative 6. Tama naman, kasi nga, ano eh, no? Pag inanumol lang to, reciprocal ito actually. Kaya magiging, imbis na 10 to the 6, 10 to the negative 6. No? Kasi nag-reciprocate tayo dito. Okay. So, ito yung kuryente natin. That is our current here. That is our current. So, we already have the current. So, we can now solve for the small r. Let us substitute directly this. What is our E? Our E is 1.3562. That is equal to our V, which is 1.356. Then plus our I, 1.356 times 10 raised to negative 6. Then we have the small r. Okay, isa na lang yung unknown natin. Kung gamit natin yung calculator na to, directly masosolve na natin kagad. Okay? By the way, we are using the Casio FX. Actually, I'm using the 991. No? They have the same function as the 570 ES Plus. Together with the second edition, pare-parehas lang po yun. They are all has the same functions. Actually, pag nakita nyo yung 570, they have the same, no? So, the only difference is the solar panel. Okay. We can use the shift solve here. 1.3562. Okay. Okay, then alpha calc, 1.356. Then plus 1.356, the exponent negative 6. Then, let us replace small r by variable x by pressing alpha, close parenthesis. Then, just press shift, calc, and equals. So, our answer here is one approximately from the choices is 147.5. 147.5 ohm. So that is our answer, no? Aware pang Junel. Ito po ang sagot natin. Well, if you are using other calculator, of course, no? So you have to transpose this, diba? Pag nilipat natin yan, mangyayari, what will happen? 1.3562, okay? Para sa ating mga master dyan, ha? Okay, transpose mo lang, positive, that will become negative 1.356. So, what will happen here is 1.356 times 10 raised to negative 6. Then, we have the R. Okay? What you will do is just to divide ito, baba mo lang to dito. No?
Or shall we say, just like what we are doing in high school, divide both sides by 1.356 times 10 to the negative 6. So we have 1.356 times 10 to the negative 6. No? So this is an old school, no? Okay, way of calculating. No? Of course, I already showed the shortcut here. So this is an old school. Okay, so we have 1.3562, then minus 1.356. Okay, that is actually 0.0002. Then divided by 1.356 to the exponent negative 6. Ganun pa rin, of course, just the same, no? Parehas lang ang lalabas dyan. Whether the shortcut or the long method, no? Just the same. 147.5 ohm. That is our answer. Actually, this is a past board exam problem. This is a licensure exam problem, no? Okay? Okay, starting today, partner, no? Everybody starting today, no? If we can speak in English, because we want to serve also, since we are going to download this in our in my YouTube channel. Well, if that will be in YouTube, of course, we can cater not only Filipino students, but also if we have an American student, European, Asian students. Now, of course, we are in Asia, no, because we are a Filipino. Okay, so we want also to help them. So please bear with us that from time to time I will be speaking in English, no? Okay, and then of course I'll try also to convert it in our language in Tagalog, no? In Tagalog. Okay, is that okay with you, Sir Alan? Okay, so because we want also to help our fellow men, not only Filipinos. Okay. So, this is the internal resistance, okay? Now, take a look here. I just want to add some information here. Take a look here at this equation, okay? Whoever has the larger voltage, which is the source voltage. The source voltage is, of course, the largest voltage in the circuit, okay? In this particular circuit, take a look here. Okay, I am going to transpose this V here, okay, so I will transpose this. What will happen to our equation, guys? What will happen? So that will be our E, then minus V, that is equal to IR. Take a look here. What is our IR? Our IR is actually our voltage drop, no? Voltage drop. I already explained this in our pre-webinar, no, in Power System Engineering, no, last Sunday. Okay? So, meaning the difference of the source voltage and the load voltage is the voltage drop. Okay? That is the voltage at the internal resistance of the battery. Okay? So, that is our voltage drop here. Considering the values, actually, this voltage drop is this, the difference of 1.3562 minus 1.356, which is, how much is this? I think this is 0.0002 volt. That is the voltage drop, very small voltage, because you have a high resistance, internal resistance. That's a very high internal resistance. Okay? So, well, that's it for the first question, no, of Sir Junel, no, of Kawerpang Junel. O, yan ang aking kasagutan sa iyong katanungan, Sir Junel. I think I have to recommend you the you watch my electrical engineering video book, no. You can find this with a lot of lectures discussing direct current circuits. So please, if
If you have time, you can watch all my videos, no? Maybe you could watch 1 to 2 videos a day, no? I highly recommend it. Anyway, that's for free. Sir Janelle, okay? Okay, thank you po. Thank you po, Kawerpa. Okay, thank you. Thank you, Kawerpa. Okay, thank you. Very much. Thank you very much. Okay, so we have the next question. The next question came from Mark Anthony Geraldo. Okay, Mark Anthony, you're there. Okay, here is his question. No? Ito ang tanong niya, mga kawerpa. A MERS price protection is suitable for? Well, I think you already read a review book, no? A review book for this particular question. For me, I find it confusing, this particular. Well, in the licensure exam, no, please do not misinterpret me when I say the question is quite confusing, because that is really how I feel. No? I want to invent, no? I want to make it real. Ika nga ni Yorme, real talk tayo dito, no? Real talk. When I do some research about this question, I found out that there are 2 answers here. I may show this also with you. Okay, on the spot, how we make a research. No? No? So we have a Google here, we can show this to you. Okay, and then later I will, let's see. This is what we call troubleshooting. Actually, this is already in our refresher course. I'll teach you some of the techniques or ideas in the refresher course. Okay, partner, let's go with the Google. You type, what is MERS price protection? Okay, I'll teach you how to make some researches. What is MERS price protection? Okay, Mark, are you listening? Yes, Karen. Okay, do you see the Google in our computer? Did you see that? Yes, sir. Okay. You read. So, we type, what is MERS price protection? Okay. This is about protective relaying. That is a very, very long topic to discuss. This is just an intro idea, no? So, a MERS price protection is one, of course, no? That is one type of protection being used where? Because that is the question, no? Where is that being used? What equipment? Let's go back to the question, partner. Can we go back? Balik tayo ulit dun sa tanong niya. Take a look. The question is, a MERS price protection is suitable for? So, saan ba suitable yan? Saan siya suited? I will not be the one to answer this question. I will not be the one. Okay? First, let the Google answer your question. What is the answer of paring Google? Okay. Do you read that? Makikita ba niya yung arrow natin? Hindi. Makikita niya? Kita ka po, sir. Okay. And to all our Facebook viewers, so please take a look.
Okay. So, we have here differential protection. Let us read. Okay, I think it's better you be the one to read. You read. Basa. Different protection of alternator or MERS price. Circulating current protection system is an only protection system that protect alternator stator from burning through at least 80% of it. Okay. So, okay, I'll be the one to read again. Differential protection of alternator or MERS price. So, meaning, the MERS price is one type of differential protection of the alternator. Okay? A MERS price, circulating current protection, is an only. I think there is a wrong grammar there. It should be is an, because only is a vowel, right? Is an only protection system that protects alternator stator from burning. Sabihin, para maiwasan pala yung pagkasunog ng stator, nung alternator natin, no? Through at least 80% of it. Ng 80%, ibig sabihin, no? Sunog na rin talaga, 80%, no? Okay? There are two types. There should be that might, no? I'm not good in English, but I think there should be that. There are two types of fault, no? There should be that might occur in an alternator. Again, no? Alternator, eh yun, dapat yun, an yun, di ba? Okay. In an alternator stator, namely, the face-to-face, or that is actually the line-to-line fault, or the face-to-ground fault, or that is also known as the line-to-ground fault, no? Okay, well, the only question is, where is that being used or suitable? What is the answer from the Google? What is the answer? The answer is alternator, right? Mark Anthony? But, wait, there's more. Okay. Hindi nila ako nakikita. Okay, please listen carefully. Huwag ka nang lumayo, bumaba ka lang ng konti. Ayan, pakita mo. MERS price differential protection for transformer. Pwede bang i-click natin? Paano yun? Oh, paano yan? Yan pa lang. Paano yun, Mark Anthony? Pwede rin pala siya sa transformer. Hindi na natin mababasa lahat yan, ha? Actually, isang topic yan. Isang buong training yan, no? Okay? MERS price differential protection is used to protect transformer from internal short circuit. Ganun din, sa mga fault din ginagamit yan. Internal ground fault. And intern short. So, nagkaroon ng short circuit sa loob ng transformer, no? Okay? Transformer is a static device. MERS price differential protection is nothing but the percentage differential protection which works under the principle of circulating current scheme. See? I'm sorry, I cannot discuss this into full detail. That's too long. Sorry. No? Our purpose here is just to answer that question. Sir, what is the answer? So, baka mamaya lumabas sa board exam namin to. Di ba? What will be our answer here? Okay, so, let's go back to the question. Alam ko naman na nakita mo to sa isang reviewer, Mark Anthony, no? Yung hawak niyong reviewer, meron ako niyan eh. So, ayoko na lang banggitin. Okay. For me, if this is a board exam questions, no? Definitely, tanggal na yung transmission line at saka feeder, tama? Okay.
Eto, payong ano na lang to, kumbaga eh, payong kapatid ba? No? Yung bang tipong, kung ako, doon papasok yung ano, no? Kasi meron kasing pagsagot sa tanong na I am 100% sure. Let's face it, even the board top notchers, no? Wala naman naka-perfect ng board exam, eh. Wala naman, eh. Wala naka-perfect na engineer na nag-board exam siya 100%. Wala nun. No? So, what shall I do here, sir? No? To be honest, not all answer it may not be 100% correct, but most of the questions or the answers that I am going to give you, most of them are, shall we say, more than 90% accurate. But I don't want to say it as 100% accurate. I'm just being realistic. Well, for a particular question, based on our research, that is the only answer, why not? That's 100% correct, therefore. But for this particular problem, it's quite confusing for me. Well, maganda rin nalalaman nyo yung mga ganitong bagay, no? Para makita nyo yung reality. Okay? Okay, ganito yan. Ito, bubulong ko lang sa'yo, Mark Anthony, ha? Eh, kuya, paano ba pagka ikaw ang nag-exam? Ano bang pipiliin mo? Di ba? Huwag mga ganyan. Alam mo, ang pipiliin ko dyan, kung ano yung sagot sa libro. Ano yung sagot sa libro nakita mo? Anong letter? Letter A, stator. Alternator. Alternator. Although ayokong sabihin A lang ang sagot, ha? Hindi ako nagsagot noon, si Google, ha? Huwag naman akong pagkamalian ng author ng libro na to. No? Pero, kung ako yung mag-e-exam, sundin mo na lang kung ano yung sagot sa libro. Tama na lang muna yun. May sasabihin ako doon, kaya lang, pag nagre-review ka na lang sa amin. Basta, meron pang ano yan. May paliwanagan pang mahaba-haba dyan, no? Okay? Kung ano yung sagot ng libro, sundin mo na lang. Ha? Yan. Bawa, sagot niya, alternator. Sundin mo na lang. Okay? So, that is my point. Okay? Sige. Kasi imposible na naman ang sagot niya ni transmission line and feeders. No? Okay? Okay, kasi there are more types of protective relay used for transmission line and feeders. No? Just like in transmission line, one of the protective relay being used there is the distance relay. Distance relay. The feeders, no? So, they have instantaneous over current relay can be used, no? So, well, I will be discussing those types of relay, no? In my pre-webinar. So, magkakaroon tayo ng libreng webinar niya. Yan yung every Sunday. Siguro, December na yon papasok namin. Ipi-fix na natin, partner. Pwede natin na for the meantime, fix na natin yung every Sunday yung ating webinar, mga kawerpa, no? Medyo hahaba lang, 8:30 to 2 p.m. Pero tatlo ang makukuha nyo doon, no? Meron ng electrical engineering video book, meron pang special topic, tapos meron pa tayong ito, yung mentoring na ganito, meron din tayo. Pero Sunday na siya gagawin ng 12:30 to 2 p.m., no? Later po, i-discuss po natin yung mga bagay na yan. That is my answer to you, Mark Anthony. I hope you got it. No? That's my answer. And to our Facebook viewers, no?
I can't say 100% it's correct because the Google would say alternator. And that can also be used in transformer. They say it's suitable. Both, actually. Sana may both na lang, no? Kasi minsan may ganun sa choices, eh. Both A and B. That should be. Diba? Sa letter C nilagay yon. Both A and B. Huwag kang mag-alala. Kung akong gagawa ng exam, ganun, ano? Kaya lang, hindi tayo examiner, eh. Okay na, Mark Anthony? Okay na ba? Thank you so much, Karej. Okay, salamat din. Thank you. Okay, the next question is from Prince. Actually, Prince is, he is also, si Prince at si Sunny Boy ay iisa lang, partner, tama ba? Isa lang yan eh, no? Okay, Prince, here is your question. A three-phase four wire. 208, 120, or 480. 480 is that 227? I think that should be 277. I'll verify. I think that is typographical error. 480. Divide mo lang ng square root of 3 yon, Prince. Tama. So, 277 dapat yan. Typo error yan. Yung na bigay mo sa aming question na yan. Okay. I'll show you kung paano nangyari yung 208-120 na yan. Punta tayo sa board, partner. That is a three-phase four wire, Y connected. Okay. Let's say we have a grounding here, solidly grounded transformer at one. If we have here 208, well, that is already given there, 208, Y connected. 208 actually is a line-to-line voltage here. That is a line-to-line voltage. Where is 120 volts? That is our line-to-ground or the coil voltage. That is 120. The voltage from the line going to the neutral. Remember that this is line A, line B, and line C, and this is your our neutral point. Meaning, this is our... Remember, in Y connection, this is, the 208 is our line voltage. The 120 volts is our phase voltage. So, let us get our phase voltage. The phase voltage equation directly is VL over square root of 3. That is why if we have here 208, that is over square root of 3, and that should be 120 volts. Okay? Let's double check. 208 divided by square root of 3. Okay, that's correct. 120 volts, approximately. That is 120 volts. No? 120 volts. Yeah. Sir, what about I have, what's that? 480, 277. So, halimbawa, palitan mo to, no? You replace this by 480. Diba, 480 naman ang system mo rito. Line to line pa rin yun, Prince, no? That is your line voltage. Okay? Nakikita ba ni Prince to? Yung nasa board. Okay. What is the line to ground? O, yung 120, palitan mo lang yan ng 277. Because we have a lighting and motor load with this rating. They are connected line to ground. Of course, there's a neutral conductor here. There is a neutral conductor here. This is a neutral conductor. And this is what we call a grounded conductor. Neutral conductor is a grounded conductor. A, B, and C are what we call the ungrounded conductor. Ungrounded conductor. Here's the question. If the maximum possible unbalanced, that is unbalanced current, of course, is 500 amperes.
maximum possible unbalance. Siya yung pinakamalaking unbalanced current, ika nga. The neutral would have to be large enough to carry. Okay. Okay. I'll give you my honest question here based from the PEC. Okay. There is no direct answer. It's like fill in the blank. No, no. Actually, it's not. I'll just give you the idea. Kumbaga yung diwa ba nung nasusulat sa PEC. Ano ba ang sabi sa PEC? Okay. Basa. Oh, basahin natin ha. Medyo mahabang discussion to ha. Makinig ka mabuti, Sunny Boy ha. Mahaba ito i-discuss. Kasi alam nyo, no, ang ginagawa ko, yung isang question, marami ka nang makakatas doon, yung mapupulot. Napansin nyo ba yung ginagawa kong estilo sa pagbibigay ng sagot? Kasi pwede naman, tanong, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot lang eh. Oh, sagot dyan, letter A. Bakit sir? Basta. Di ba? Minsan, ganun lang eh, di ba? Eh, ako po, hindi ganun ako sumagot. No? Kung pwede natin na ugatin kung saan galing, gagawin natin. No? Kumbaga, isang tanong pa lang ang binibigay nyo, marami na akong sasabihin doon. Marami nang nakapalaman doon. O, eto. Basahin natin ang sabi ng PEC, ha? Okay? Nasa chapter 2 ito ng PEC. No? Hindi pala natin nalagay yung page. I think more, ano ito eh, partner, more 59 yata, sambay PEC. Sana pala na-type natin, no? Pakikuha mo, anak, yung PEC doon, yun. Para ano, may basihan tayo kung saan galing, no? Let the PEC answer you. PEC ang sasagot. Oh, ito ha. Dapat pala na ilagay natin partner, no? Okay. Tamba natin na. Ayun. That is on page 59. Pwede natin ilagay doon, partner. Page 59 lang po ninyo mababasa yung mga yan. No? 59 of the PEC. 59. From page 59 of PEC 2017. Ito po, hawak ko po. Pinicturean lang po namin, in-scan lang po. Nakita nyo, naka-stabilo pa siya, naka-highlight siya. Okay? Ito po. Ayan, kakulay nung ano, kakulay nung t-shirt ni Mark Anthony. Yung highlighter ko. Okay. Sige. Punta tayo sa basic calculation. Pakita natin, partner. The feeder or service neutral load shall be the maximum unbalance of the load determined by this article. What is the maximum unbalanced load? Pag sinabing maximum unbalanced load, ito na rin po yung maximum unbalanced current. Siyempre, maximum, pinakamalaki. Unbalanced, so hindi siya balance eh, no? Okay, remember, if your current here, no, tandaan nyo ha, kung ang kuryente mo rito ay perfectly balanced. What do I mean perfectly balanced? If your current here is, shall we say, 700 amperes sa A, sabi naman, 700 amperes sa C, 700 amperes. What is the current in the neutral conductor? That is zero if that is perfectly balanced. How? Okay. If we are going to calculate this, the neutral current is 700 bar angle 0 degree plus 700 bar angle positive 120 degrees plus 700 bar angle negative 120 degrees. That is a zero. No? Tensya na sa mga master ha, pang engineering kasi itong question na to, itong ano na to.
not actually the question or this discussion. No? Okay? Kasi dito, pipindutin mo pa ng mode 2 sa calculator mo yan. So, that is a perfectly balanced system. What do I mean? What do I mean? So, we have this. Shall we say this is the 700 angle 0 degree? This is 700 angle negative 120 degrees. This is 700 bar angle 120 degrees. The neutral current is just 0. If we mean unbalanced current, we have a different vector. And for balance, remember that their phase difference is 120 degrees always. That is for perfectly balanced system. But this is a very hard to achieve in actual practice. No? In actual practice, there are some, of course, some unbalances that causes a current would flow in the neutral conductor. Pag yun ang nangyayari sa actual kasi, no? Let's say dito, 500 na lang. Dito, humaba dito. Dito, naging 1,000. Dito, naging 400 na lang. That's possible. So, there is unbalance here. This is a balanced system. 0 ampere, sorry. 0 volt, 0 ampere. When unbalanced system occurs, there will be a current that will flow in the neutral conductor here. May kuryente na po dito, mga kawerpa. Ang maganda dito sa conductor na to, i-drain niya yan papunta sa ground. Kumbaga sa sanitary, sa plumbing system, ito yung drainage system. No? Okay, i-drain niya yan. Di-discharge niya dito yan sa ground. Pag meron kang neutral conductor. Okay. Maximum, okay ha, ito ha. Ano ba yung maximum unbalanced load? The maximum unbalanced load shall be the maximum net. Pinakamalaking neto. Ako lagi, ano naiisip ninyo pagka naririnig niyo yung net? Of course, net income. Di ba? Di ba? That is equal to the gross income minus the taxes. Di ba? May mga kaltasan di ba? SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Di ba? Ano na lang ang nauwi mo sa bahay? Di ba? 20% na lang ng gross income. Tadami ng utang. Okay. So, ganun ha. Maximum. Ano sabi? It shall be the maximum net. Ibig sabihin, nag-minus ka dyan. Tandaan nyo, yung salitang net, N-E-T, ibig sabihin may nag-minus dyan. Maximum net calculated load between the neutral conductor and any one of the ungrounded conductor. Ano po ang sabi? Ano ang sabi? Oh, tingnan natin. Paliwanag. Kung magkakaroon ng unbalance dito, mga kawerpa, oh, sige, gamitin na natin kaagad tong example na pinakita ko sa inyo dito. Halimbawa, yung difference. Ito lang muna ang particular example na pinakita ko. Ito kasi IA ito eh. No? Ito, sabihin natin, IB. Ito, IC. No? Kumbaga, yung IA mo dito, lalabas sa unbalanced, 500. No? O, pagdating naman dito, ano naman to? IA, IB. O, ito si IB. Ilan? 400, let's say. Ito naman, 100. Siya naman yung IC. Ay, close up, partner, ha? 100 ampere. So, makikita nyo, mga kawerpa, no? Iba-iba yung value ng kuryente. Yan din yung kuryente pupunta ron, let's say, sa main breaker mo. No? Diba, ito main breaker mo. Main panel board mo, may breaker na malaki yan. Diba? Oh.
Yung mga terminals mo, di ba? O, pag nagsukat ka dyan, nag-clamp ammeter ka dyan, iba-iba ang amperahin yan. No? Kasi alam nyo, unang-una, source natin, unbalance eh. Kahit pa sabihin mo, balance ang load mo, eh kung yung source mismo, unbalance, wala kang magagawa dun. No, wala kang magagawa dun. Okay. Eh, paano po ang gagawin? Pupunta ka ng planta. Hoy, balansehin nyo yung ano nyo ha, alternator nyo. Pwede mo bang gawin yon? No, pwede ba gawin yon? Kung makikita nyo dito mga ka-werpa, iba-iba na yung value. Ay, sorry ha, 1,000 to ha, 1,000. Yan, 1,000 to. IA, 500. IB, 400. IC, 1,000. Kung ano yung malaki na kamalaking difference, ano sabi ulit? Pakita, partner. Yung pinakamalaking difference, no? The maximum net calculated load between the neutral conductor, of course, pag unbalanced na yan, meron na siguradong kuryente dito, mga kawerpa. May kuryente na dyan. The neutral conductor has a value already. Please listen carefully. May value na yung neutral conductor mo. Ngayon, magma-minus ka dyan. Eh, ang problema niyan, vectorially yan. Naka-vector yan. Ah, madugo na po. Hindi ko na po mapakita lahat yon. Masyado na pong mahaba. Para hindi na po pang master electrician yon, no? Ang engineering na yung portion na yon, yung mga vector-vector. Pero, just to give you an idea, yung difference ng kuryente either sa A, B, and C at yung kuryente dito, kung sino pinakamalaking difference, yun ang tinatawag na maximum unbalanced load. Ibig ko sabihin, pakita natin ha, kahit hindi natin eksakto yung mga numero, basta makuha nyo lang yung idea. Tawagin natin unbalanced load. Let us call this as, shall we say, unbalanced load. Okay. Unbalanced load, let's say, the difference of A to neutral. Meaning, you have to subtract. Let's say, IA minus IN. Unbalanced load, B to neutral. Let's say, we have IB minus IN. Unbalanced load, C to neutral. So, we have here IC minus IN. Okay? Whoever gives the biggest value, of course, lahat yan, may mga value dito yan. Tama? Nakakasunod ba, Sir Alan? Okay? So, may mga differences dito yan, tatlo. Kung sino pinakamalaki? Halimbawa, ito pinakamalaking value. O siya na tinatawag na maximum unbalanced load. Siya na yung maximum. Siya yung pinakamalaking difference ng kuryente sa grounded and ungrounded conductor. Yun na yung tinatawag na maximum unbalanced load. Ngayon, yung tanong ni Prince, pakita mo, partner. Meron, given na kagad yun eh. No? If the maximum possible unbalanced load yan is 500 ampere, palagay mo na. O, isulat natin dito. 500 ampere. No? Halimbawa, difference ng ano? Ito. Ng C. Kuryente sa C at N. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, 500. Yun ang pinakamalaking difference. 500. O, ang tanong, the neutral would have to be large enough to carry. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ano ang magiging size ng neutral conductor mo? Kumbaga, yun ang ibig sabihin yan eh. The neutral would have to be large enough. O dapat sapat yun, yung laki niya. Dapat large enough yun. Yung laki ng neutral conductor mo, large enough to carry blank current. To carry blank current. Tuloy natin ang basa, partner. Pakita mo. Hindi pa tayo tapos. Meron pa eh. Okay, yung next slide yan.
Okay, meron tinatawag na sa neutral load, may tinatawag na permitted reduction. Pwede kang magbaba. Ibig sabihin, to ginagawa to sa field, ha? Ginagawa to nung araw, no? Siguro mga 80s pababa o 90s pababa. Yung neutral conductor, mas maliit kaysa sa mga phase conductor. O sabihin natin, ungrounded conductor. Nung araw, mas maliliit to. Kumbaga, pinapaktoran yan, I think, mga 70%. Kung ito, 100% ito, ito 70% lang. Ibig sabihin, mas maliit yung ampacity nito. Ito, mas maliit yung wire na to kumpara dito sa A, B, and C. Okay? O, tingnan muna natin, basahin natin. Pwede daw mas maliit tong neutral na to. Pero may provision ng code sa page 59. Okay? A service or feeder supplying the following load shall be permitted to have an additional demand factor. Ano ba yung demand factor? Alam naman natin yung demand factor. Ganito lang ang idea ng demand factor. Ina-assume mo na hindi naman lahat ng equipment energized. Halimbawa, 70%. Halimbawa, nag-design ka ng bahay. Ano kaya ang magiging size ng pinakamalaking wire ko, yung service entrance conductor, doon tatap yung wire na galing kay Meralco, yung naka-drip loop, yun yung service entrance conductor. Ano kaya magiging size nun? Okay, there are designers applying a demand factor. What is the tendency if you apply demand factor? The wire tends to decrease the value or the ampacity. Lumiliit, ika nga. Pag sinabing demand factor, lumiliit. Kasi yung katwira naman yan, hindi naman 100% yan. No, hindi naman lahat yan nakoconsume or lahat yan energize all at the same time. Hindi naman. So, most probable, 80-85%, no? 88-90 o 70% pa. Dito nga, pwede raw bumaba hanggang ilan, partner? Ano sabi? Ayan, no? 70% may demand factor tayo. Okay? Okay, saan applicable yon? Ayun, tingnan, basahin natin yung number 1. A feeder or service supplying household electric ranges. Oh, kung meron daw tayong electric ranges, no, pwedeng pababain ng 70% ito. Mas maliit, permitted reduction, pabababain mo. Ire-reduce mo. Kung meron kang household electric ranges, wall-mounted oven, counter-mounted cooking units, no? And electric dryers where the maximum unbalanced load has been determined. Okay. Pwedeng bumaba pag gaganyan. O, anong kasunod, partner? Pakita natin. Pero may exception pala yon. Sabi ng PEC, meron sa page 59 yan. For 3-wire, 2-phase. Actually, wala na naman tayong 2-phase ngayon, no? System. Single-phase, 3-phase. No? For 3-wire, 2-phase or 5-wire, 2-phase system, the maximum unbalanced load shall be the maximum net computed load between the neutral conductor and any one ungrounded conductor. Biro mo, yung difference, tapos itatimes mo pa sa 140% or 1.4 yan. Ibig sabihin, balikan natin to partner. Ibig sabihin, yung maximum mo, imumultiply mo pa ng 1.4. Halimbawa, ito maximum mo, 500. Mumultiply mo pa sa 1.4. Kung, may kung yan. Kung ito ay ano, partner, ano sabi? 3-wire, 2-phase eh. O kaya 5-wire, 2-phase. Wala na naman tayong 2-phase ngayon. No? I don't know. Wala akong na-encounter na 2-phase system. Sa mga libro na lang yan. No? Sa mga libro na lang yan. Pwede naman po tayong i-correct ng ating mga kawerpa, no? So,
First of all, I'm not the best resource person for any topic. No? Lagi ko naman po sinasabi yan sa inyo. No? So, of course, pwede tayo magkamali, mga kawerpa. No? Nais lang natin mag-share, no? Ng, kung ano yung ating nalalaman. Ano? Ayan, mga kawerpa. No? You may correct us, no? Kung may mali man kaming nababanggit dito, put your comment below or correction below. Pag-usapan natin. No? Pag-usapan natin. Okay? So, ganito mga kawerpa, wala, 140%. Pwede ka palang tumaas, no? Kanina, reduction, may exception. Nung binasa yung exception, 140%, ibig sabihin, nag-increase pa. No? Para lang yun sa two-pay system. Balikan mo yung tanong, partner. Balikan mo yung tanong. Ayan. Maliwanag kasi yung tanong. Nakikinig ka dyan, Sunny Boy, ha? Ang tanong mo, given na tayo, three-phase, four-wire. Ito na yun. Ito na yun eh, yung din-drawing ko. Kita natin. Ito na yun. Three-phase, four-wire. Diba? Given na yan. Sabi, o, patingin ng tanong. Okay? A three-phase, four-wire system is often used to supply both lighting and motor load. If the maximum possible unbalanced current is 500 ampere, the neutral would have to be large enough. Actually, wala kang makikita niyan sa PEC copy-paste mo na parang fill in the blank. Wala. You just have to interpret this. Wala niyan sa PEC. Tinitignan ko eh. Wala eh. Wala niyan. No, yung mismong actual, kasi minsan ng PEC, especially sa RNE board, no? Meron kasi kahit sa REE board, no? Meron kasi yung parang fill in the blank eh, no? Yung kumbaga, kung ano yung no, binlangkuhan lang ng examiner, 'di ba? Saktong-sakto. Halimbawa, what is continuous load? A load that will last for blank hours. Ano sagot? Letter A, 2. Letter B, 3. Letter C, 4. Letter D, 5. Ano sagot? 3. O, definite ka doon, 3. Kasi nag-fill in the blank siya totally. Pero ito, hindi ganun. Doon, 100% sure ka na tama. Nakukuha mo ba ako, ano, Sunny Boy? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Pero ito, it's a matter of interpretation. No? And even if I am going to answer this question, if the maximum possible unbalanced current is 500 amperes, so ang maximum possible unbalanced current is 500 amperes, no? Yun ang maximum possible unbalanced niya, 500 amperes. The neutral would be large enough to carry. There's no computation here. Pakita pa natin. Pakita. Hindi pa tapos yun yung nasa PEC. Next mo, partner. Ito pa, ha, pa. Tingnan mo, ha. Tingnan mo yung mga, pakinggan mo mabuti, Prince, yung nilalatag kong mga prinsipyo sa'yo. Galing din sa PEC to. Okay. Ang sabi, yung prohibited reduction. Asan yung prohibited reduction, partner? Hindi mo yata na isama dyan. Yung salitang, yon. Diyan muna tayo sa prohibited reduction. Ibig sabihin, ano ibig sabihin, Prince, pag sinabing prohibited? Hindi ba, di sabihin, bawal? Hindi pwedeng, ano, hindi mo pwedeng gawin. Prohibited nga eh, di ba? Prohibited. Hindi pwede. Prohibited reduction. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ibaba. Tingnan mo, ha? Tingnan mo mabuti, ha? Hindi mo pwedeng ibaba. There shall be no reduction of the neutral or grounded conductor capacity applied to the amount. Okay. Ayun yun, magre-refer pa tayo niya sa article. Actually, yan na rin mismo yung article na yan. For number one. O, ano ba yung number one? Basa. Any portion of the three-wire circuit consisting of two ungrounded conductor and neutral conductor four-wire three-phase.
Nasabi ulit, any portion of the three-wire circuit, or three-wire circuit of the two ungrounded, meron tayong dalawang ungrounded conductor and a neutral conductor of a four-wire three-phase Y-connected system. Okay. O, yung pangalawa naman, prohibited reduction pa rin. Hindi ka pwedeng bumaba. Saan? That portion consisting of non-linear load supplied from a four-wire Y-connected three-phase system. Diba, yun din yung nasa number one, Prince, nakita mo yung hinighlight ko pa siya, oh. Four-wire three-phase Y-connected system. Tama ba? Eh, sir, ano ba ibig sabihin nung that portion consisting of non-linear load? Naku, mahaba ipaliwanan ito. Seminar ko ito sa Power System Harmonics. Tingnan mo na lang sa playlist ng aking channel. Nando doon. Type mo lang yung Power System Harmonics. Nasa webinar yon. Dinidiscuss ko yun. Tatlong oras yata yun. O dalawang oras mahigit. About harmonics. Pag sinabing non-linear load, bigyan lang kitang konting idea. Karamihan niya, mga electronic load yan. They tend to distort the AC signal, the AC waveform. Nadidistort yun. Mga electronic load ang maraming ganon. Yung mga converters, rectifiers, no? They tend to restore, no? Nandyan, dyan papasok yung harmonic effect. Ibig sabihin, pag merong epekto ng harmonic, ano ba yung mga electronic load? Number one, alala ko dito, dati meron kaming kliyente na ano na BPO, eh, yung mga call center. Ano bang marami sa call center na electronic load? Sunny boy. Sige, sasagutin natin para makita ng mga kawerpa natin dyan. Okay, sa ating mga Facebook viewers, okay, ito po yung mentoring program. O, sa call, sa isang BPO or call center industry, ano bang maraming load? Mga ano ba yon na ginagamit sa call center industry? Mga? Computer. Yun, very good. Palakpakan naman natin si Sunny Boy. Okay. So, may palakpakan pa, partner, di ba? So, maraming computer. Yung mga computer na yan, nagke-create ng harmonic frequency yan. Mahaba na lang pong ipaliwanag, mga ka-werpa. Tingnan nyo na lang po sa aking channel, sa playlist ng webinar, no? Nandun na po, in-upload po namin. Dati po, may bayad yung mga lectures namin. Libre na lang po ngayon. Due to the advent of electronic load, especially year 90s up to present, most especially, or 2000. So, they make this neutral conductor, ang ginawa nila dito sa neutral conductor na to, nilakihan nila yan. Kanina, yung usapan natin, more or less 70% nitong ABC, no? Ngayon, hindi. May mga designer, equal na sila. Kung halimbawa ito ay, halimbawa ito ay may 38 square millimeter, o 38 lahat yan, o 30, kung ano man ang size niyan. No? Equal na lahat. Pero alam nyo ba, kung napakaraming electronic load, just like the BPO, sometimes they make this as double or approximately whatever the ampacity here, shall we say 100 ampere, halimbawa ang ampacity ng conductor dito, imumultiply nila yon sa square root of 3. 100 times square root of 3, 173. That is why, di ba, 173, 100, halos doble, di ba? Halos dodoble nila yung size ng neutral mo na to. Bakit? Kasi sa neutral, nagko-concentrate yung mga unbalanced current na yan. Yung unbalanced current na yan, tandaan nyo, basura yan. Undesirable current yan. Walang silbi yan sa system. No? Yung mga unbalanced current na yon, no? Walang silbi yon. Okay? So, i-drain yon papunta sa ground. Saan siya nakalagay? Under ano? Prohibited. Pakita mga partner. Prohibited reduction. Tanungin kita, Sunny. Pag sinabing prohibited reduction, anong ibig sabihin? Bawal?
Bawal? Ano na? Tani Boy, bawal? Tagalogin mo lang, reduction. Bawal? Bawal magbawas. Yun, bawal magbawas. Para CR na kasunod niya, partner. Okay. Bawal, bawase, bawasin, no? Magbawas. Bawal, babaan, di ba? O liitan. Okay, bagay. Okay lang yan. Pilipino tayo, eh, no? Nawala na English kanina, sinasabi ko, partner. Okay na, ha? Mga ka-werpa, ha? Hindi pwedeng babaan. Ngayon, balikan mo yung tanong mo. Oh, balikan mo yung tanong mo. Hindi according sa akin to, according to kay PEC, ha? If the maximum possible unbalance, tanungin kita. Tayo mag-usap, Sunny Boy. Ikaw ba, pipiliin mo ba yung 350 saka 410? Pipiliin mo ba siya? Ha? Di bakit? Hindi po, Kuya Rich. Kasi, prohibited reduction. Reduction. Yan ang nasusulat eh. Prohibited reduction eh. Yan ang sabi ng code. This is considered to be the Bible of all electrical practitioners in the Philippines. Okay? This is our Bible. Di po pwedeng bawasan. Pagka meron kang three-phase forward, yun ang nakasulat eh. Yan ang nasusulat. Okay, balikan mo yung tanong, partner. Eh di dalawa na lang pipiliin natin, di ba? 500 at saka 700. Alam mo naman, no? Pagbasihan mo lang yung ano, yung tanong, no? Alam niyo factor yung may husay ka sa English eh. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa, English ang board exam eh. Sabi niya, the neutral would have to be large enough. Dapat large enough, kaya niya. Large enough na 'yon. Would have to be large enough to carry blank. Eh nagbigay siya ng 500. Ibig sabihin, masapatan niya yun. Eh, ano ang kasapatan ng 500? O anak, magkano bang baon mo sa isang araw? Magkano bang pagkain mo? Magkano ang pamasahe, anak? Compute. O, pati yung examination paper mo, anak. O, pati yung kickback mo sa akin, anak. O, magkano ba lahat? 500 pesos, tay. Palagay mo, pag binigyan ka ng tatay mo ng 500, sasapat na ba yun? Sasapat na, kasi large enough na yun eh. Ano na yun eh? Yun na yung kasapatan eh, kaya nga tinanong mo siya eh. 500, o di 500, bibigyan kita. Eh, kung bigyan kita ng 700, pwede ba? Eh, lalong okay tay. Di ba? Pero, tandaan mo, ang question ganito, you have to analyze the question. The neutral would have to be large enough. Merong salitang, mali pa nga spelling eh. Di ba medyo pag enough? Enough. Di ba? Dapat yung malaki siya na kayang masapatan. So kung ako ang sasagot dito, 500 ang sagot ko. Kasi wala akong nakitang guiding principle sa 700. It's not even the square root of 3. 500 times square root of 3. No? Well, what I can say is, dito papasok yung sinabi ko sa inyo kanina. No? Well, for this particular question, ha, I may say, no, and being honest with you guys, for this particular question only, ha, depende kasi sa tanong eh. Wala kasing eksakto sa PEC niyan. Kung ako mag-e-exam niyan, 500 ang pipiliin ko. The way I analyze the question. No? 500 din ang pipiliin ko. Kasi hindi siya fill in the blank sa PEC. Yung tipong may binura lang siya, di ba, no? Yun talaga dapat ang sagot. Walang ganun. Walang ganun eh. Parang ganito. Bigyan kita ng halimbawa, Prince. No? The clearance from the finished grade
to the lowest point of the service conductor. So basic question to, paulit-ulit na labas sa board exam to, print. Ito, metro mo to. Ito yung lowest point down ng service conductor from ground. Shall be at least, a minimum ang sabi, at least eh, di ba? What's the answer? 10 feet. Di ba? Naka-worded yun, no? The minimum clearance of blah, blah, blah. So, shall be at least, sabi, at least, blank, feet. Ano sagot, Prince? Ano sagot? Letter A. Letter A, 8 feet. Letter B, 10 feet. Letter C, 12 feet. Letter D, 15 feet. Ano sagot? Ano sagot? Dali, sagutin mo ako. Ano sagot? Sinabi ko na nga yung sagot, di ba? 10 feet. 10 feet po. Oo. Ang punto ko dito, yung ganitong tanong, talagang fill in the blank yan. Ito, hindi to fill in the blank. Ito, I can say that this 10 feet is 100% sure. 100% tama. Yun talagang sagot. I am 100% sure that this is correct. But this particular question is, siguro sama ko na rin sa ano yan. Ayoko na masabi na medyo confused ako dun sa question, no? Talagang ano, the way I analyze it, yung pagbibigay ko sa iyo ng mga paliwanag ko kanina, doon ako pupunta sa 500. I'm sorry, I cannot go with ano. Now, hindi naman lahat na maaari. Ayoko nang tanungin kung ano sagot ng libro for this particular question. No? Because sometimes I do not believe with book. No? Maaaring may typo error din kasi yung libro eh. No? For this particular item, no? Papasok na lang dito yung ano, yung prinsipyo mo, no? Which is which? Ayan, papasok na yon. Hindi maiwasan yan sa board exam, no? And to all our Facebook listeners, so please do not misinterpret what I am saying. There are some board exam questions na talagang minsan kakatain mo. Hindi lahat perfecto, masasagutan mo ng tama eh. We are talking here of board exam preparation guide. Actually, this is somehow parang ano na to eh, parang coaching style na tong ginagawa natin. No? Yung bang tipong, may ganun talaga, tinuturo rin namin sa review center yon. Yung bang tipong pagka hindi mo na talaga alam yung sagot, parang piling mo lahat ng item, lahat ng letters tama, alam mo yon, yung lahat pwede, ayun na yon. Doon napapasok yung technique and that is what we call the survival technique. No? Bahala ka na doon. Ngayon, kung i-apply ko ang survival technique dito, no? Wherein may mga tanong kasi hindi mo totally alam. May mga tanong sobrang dali sa iyo. May mga tanong. I consider this one of the difficult question, no? Pero bakit pinili ko siya mahirap, no? Kasi gusto ko ring ituro tong bagay na to sa inyo. Naintindihan niyo ba? Pwede naman akong pumili lang ng mga sobrang dadaling tanong eh. Nakukuha niyo? Just to please that person na nagbigay ng madaling tanong. Pero ayoko na puro madali lang yung sasagutan nating tanong. No? Kung ako tatanungin nyo, ang isasagot ko dito, large enough. May word pa na enough eh. Dapat masapatan niya yun. No? Dapat masapatan niya yun. Okay, may tatanong ako sa iyo, ano, Sunny Boy. Yung libro bang pinagkuhanan mo na to, meron siyang solution? Wala. Letter lang. May solution ba? Kung paano niya sinold? Wala po, Kuya Reg. Wala. Letter lang din ang sagot niya. Letter lang din. Letter lang din. Ah, okay. Eh, diskumpiyado ako pagka ganyan. Kung letter okay lang ang sagot niya. Wala siyang solution, no? Walang ano? Walang ano? Tawag doon. Wala siyang formula, walang ano, principle. Diskumpiyado rin ako doon, no? Okay, sige, okay na yan. Hanggang dyan na lang ang aking sagot dyan, no? I will choose 500, okay? Okay, Sunny Boy, okay na tayo? So, it's up to you na lang, no? Salamat po kayo. Salamat. Thank you.
Okay, 5 minutes. Meron pa tayong 5 minuto, partner. Okay, hindi na natin masasagot yung iba dyan, no? Next meeting na lang, no? Ahaba na po masyado. Meron lang akong gustong, ano? O, yan, yan. Okay. So, ito po, galing naman po ito sa Facebook, mga kawerpa, no? Galing ito kay Mark Anthony Maniago. Kala ko kay Geraldo, eh. Kay Mark Anthony Maniago Alcala ng Pinoy Electrician and Electrical Engineers. Actually, hindi naman technical yung tanong niya, no? Pero gusto kong i-discuss sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, ang program na to, mga kawerpa, mentoring. Ibig sabihin, not only technical, kung ano man yung pwede naming maituro sa inyo, no? Ako, kami yung magiging mentor ninyo, ika nga, no? Kung ano man yung pwede maitulong, tulong natin. Okay, anong tanong niya, partner? Mga master or engineer, respect po, ha? Bakit? Meron pang nagdi-disrespect. Meron kasi, no? Meron, no? Okay, graduate po ako ng BS Industrial Technology Major in Electrical. Tanong ko lang po kung kukuha ako ng electrical engineering. Dadagdag pa ba ako ng 5 years? O pwede po i-proceed ng 1 year sa engineering? PY. Respect mga boss. Di ba? Ang sagot niya. Marami akong pwede isagot dito. Graduate siya ng electrical technology. Ilang years kaya yung electrical technology niya? Kasi merong electrical technology na 2 years, merong 3 years, may 4 years. Ang alam ko, yung dating 3 years, ginawa na yata nilang 4 years, no? Okay, sa TUP, ganun eh. No? So, basta graduate siya. Tapos, gusto niya mag-EE, no, partner? Okay, huwag mo lang likutin, nahihilo ko eh. Tanong ko lang kung kukuha ako ng EE. Dagdagan pa ba ako ng 5 years? Una, okay, depende kung saan ka mag-enroll na school. Kung ang eskwelahan mo ay private school, private ha, i-consider yung mga minor subjects mo at yung kung ano pa yung pwede nilang i-consider. Okay? Limbawa, English, Filipino, social studies, history, Rizal, yung mga ganyan, kukonsider na yan sa private school. I am talking here of 5-year engineering course, electrical engineering course. Ngayon yata, 4 years na lang, no? Kasi due to K-12, no? Pero syempre, graduate na siya, hindi na siya ng K-12 partner. No? O, palagay mo na, 4 years na lang ang engineering ngayon. So, pag sa private school ka kukuha, Mark Anthony, Mr. Alcala, no? Sana nakikinig siya, no? Magugulat sila, sinasagot natin yung kanilang mga tanong dito. So, Mr. Alcala, kung mag-enroll ka sa isang private school, i-consider yung iba mong mga subject. Depende kayo, maraming factor yan, eh. I-evaluate nila yan, may units yan, no? I-check nila yan. Check nila. But definitely, may PE, meron na yun, makukonsider na yon. Basta pag private school, I'm talking of the 5 years or 4 years na lang nga pala ngayon na engineering course, mababawasan na yan. No? Mababawasan na yan. Yung iyong ano. Pero, yung iyong mga units, mau-consider pa rin. Kung private school ha, kung private school. Kung public school naman, Mr. Alcala, hindi, back to zero ka. Yun ang pagkakaalam ko sa mga public school. Let's say, PUP ka, RTU, TUP, no? Back to zero ka niyan totally. Hindi ko consider yung electrical technology mo. Kailangan mo mag-aral na baka 4 years. Kasi 4 years ang, dahil nga nag-K to 12 na. Bubuin mo, ibig ko sabihin, ang buong 4 years. No? Alam ko, wala nang 5 years ngayon nga eh, kasi nga nag-K to 12. May suggestion ako sa'yo. Kesa pumunta ka pa doon, yun nga yung tinatawag na programa ng CHED, yung ETIA program. Nalimutan ko yung meaning, ano? Yung BSEE. BSEE. Ba is, ano niya? ETIA, no?
expanded tertiary education, no? Yan. Expanded tertiary education appreciation program, no? Ng CHED. Legal po ito. 1 year ka na lang mag-aaral ng BSEE. May mga requirement yan. Dapat 5 years ka, no? Tandaan, anak. Okay. 5 years. Kailangan, 5 taong ka nag-aral ng 5 years experience. Sorry. Dapat 5 taon ang iyong experience. At least 25 years old. Ang alam ko, yun ang requirement ng Manuel S. Enberga University Foundation sa Quezon. I think Lucena yata yan. No? Napag-alaman ko lang po kasi sa aming mga reviewees, mga kawerpa, baka may nakikinig po tayo na mga kawerpang electricians po natin. May pag-asa pa po. No? Pwede pa po kayo maging electrical engineer sa loob lamang ng 1 taon at mga 3 buwan lang. Kasama na board exam. Palagay mo na, 4 months na. Three, wala pang 1.5 years. Palagay mo na. 1 taon mahigit lang, kayo'y magiging electrical engineer na. No? Yung ating mga kawerpang electrician, kahit high school graduate ka lang. No? Pag mong ilangin yung high school graduate na yan, may top notcher kaming estudyante sa RME, high school graduate. Pero ang suggestion ko sa inyo, no, mag-RME muna kayo. No? Mag-review kayo, mag-exam kayo ng Master Electrician, ganun muna. So, pagka naging RME na kayo, kasi meron ding requirement dyan ng Manuel S. Enberga University Foundation. Hindi kayo basta tatanggapin dyan. May mga requirement yan, may mga certificate yan, may screening po yan. No? Pero pag ikaw ay Master Electrician na, sabi nga nila, pasok na sa banga. No? Lamang na pagka may RME license ka na. Kaya, I suggest unahin nyo ang pagte-take ng Master Electrician. No? Unahin nyo muna yan. No? Okay? So, leading to REE na yan. No? Malay nyo, di ba? Maging PEE pa kayo after 4 years ng pagiging REE, kayo'y ano na, pwede nang maging PEE. No? Malay nyo naman, di ba? Bilog ang bola. Okay? Sige. So, well, yun ang aking kasagutan. I think kompleto na. Kung ira-wrap up ko lang, pag nag-enroll ka sa private, mako-consider, no? Pag sa public, hindi. So, wag ka na mag-public kung nagmamadali ka, no? Pero yung pinaka-shortcut, ETIAP program. Tagain mo lang, Quezon. May mga estudyante nga kami, taga Nueva Ecija sila, taga Baguio, nag-aral pa from north to south, pupunta pa sila. Kasi instant yun eh, kahit ba sabihin mo napakalayo. Mag-aral ka pa ng 4 na taon ng electrical engineering, pahirapan yun. Tapos ang gawin nyo na lang, sinasuggest din to daw ng, sabi lang no, sabi nung aming mga reviewees, sinasuggest daw ito ng kanilang mga professors or dean, sa kung nakikinig man po sila, pwede po tayong magtulungan mga sir, no? Kasi tayo naka-Facebook nga pala, partner, no? So, we are here to help, no? Hindi po makipagkompetensya kanino man, no? Nandito po kami para tumulong sa ating mga kababayan. In fact, nailagay mo na ba yung scholarship, partner? O next meeting pa, no? Mapakita po namin sa inyo yung ads namin, no? Actually, hindi pa tapos gawin, no? Masyado pang pinapaganda namin. So, actually, maaga pa naman, no? Magkakaroon po ng orientation niya, no? This November, no? More or less, hindi next week, next week po, magkakaroon na po ng orientation yung aming, kami po itutulong sa ating mga kababayan by giving scholarship program. No? Gaya po ng sinasabi ko mula nung June pa, no? Mag-o-open po kami maximum of 30 slots, no? Not 13, 30. 30 maximum. Willing po kaming tumulong sa ating 30 na mga kababayan na talagang walang pang-enroll talaga sa review, no? Gagawin po namin 'yan, no? Dahil sa panahon ng pandemic na ito, no, gusto naming makatulong din, no? At in cooperation with our partners po. Meron po 'yan. Okay?
So, hanggang dyan na lang po, mga kawerpa, no? So, pero hindi pa po pala tayo tapos. Meron po tayong mga ilang babanggitin. Okay? Okay, so let us go with the with some comment of our friends, no, of our viewers, no. Basahin natin, mga kawerpa, yung mga komento ng mga nanonood sa atin, no. Whether it is sa webinar o sa atin pong mentoring program, no. Okay, so basahin lang po natin. Okay. Okay, galing kay Donna Joy Acevedo. Sabi niya, pumasa ako sa RNE at REE noong 2015 dahil sa tulong ng Marinize Powerhouse Team Review and Training Center. Thank you po. God bless you. Okay, salamat, Donna Joy. No? Dati pala natin siyang estudyante. Sige, salamat. Next. Galing kay Jesus Guerrero. Sabi niya, thank you Kuya Red sa pagbabahagi at pag-explain deeply ng bawat topic po ninyo. Marami po kaming natutunan sa mga videos na ina-upload ninyo. Ito'y malaking tulong sa mga gustong matuto at lumago ang kanilang mga profesyon. More werpa, Kuya Reggie. Salamat din. Okay, galing kay Robel Soler. Sabi niya, mas pinasimple ang discussion with regards on the explanation and actual application. Thank you, learned more today. Ayan. Salamat sa iyo, Robel. Galing kay Sherwin Wesley Ibalia, sabi niya, napaka-informative, detail-oriented, simple, systematic, and comprehensive using simple English accent and English vocabulary, okay, to make discussion and interaction more efficient and good classroom setup. Though being done in online class. Ayun. Thanks be to God to have this kind of pre-review of RNE. Okay, salamat, Erwin. Okay, next. Galing kay Katakataka. Tama ba yun? Katakatakata. Meron pang ta, partner, ano? Maniwa. Sabi niya, wow, pambira naman itong ano. Totoo ba yan? Baka dami account lang yan, partner, ha? Oh. Wala po kaming ano dyan, kinalaman dyan, mga kawerpa. So, basta, yan na po ay binanggit lang po ng itong taong ito. Salamat po sa iyo. This month deserves a billion subscribers. Grabe naman, talo pa natin si Ivana. Billion yan, ha? Okay, sige, salamat po sa inyo. Ah, meron pa. Oh, sabi ni Sir Alan Tablada. Okay. Sabi niya, may natutunan na naman po ako ngayong araw. Matagal na po ako naghanap ng ganitong samahan o review o pag-aaral na matuto ako o lahat ng seryosong makikinig. Bigyan nawa ng Diyos ang lahat na bumubuo ng MPHT ng lakas, karunungan, kaalaman. Salamat po. Salamat, Kuya Ray. Thank you rin sa iyo, Sir Alan. Kawerpang Alan. Sabi ni Mark Anthony Geraldo, ang lahat ng katanungan na nabigyan nang sagot ay parang walis ting-ting na pinagsama-sama at yan po ang ginawa ninyo. Kaalaman ng nais ng Diyos na ibahagi nyo rin sa mga dukha. Kuya Red, salamat kay God at hindi po napapagod sa pagbabahagi ng knowledge. Wish you all the best and more power. God bless. Thank you, Mark Anthony. Nandyan siya eh, di ba? Thank you, salamat sa iyo. Galing kay Cedric Arzaga, malinaw po ang pagkakaturo, Kuya Rich. It is good thing na may nag-a-upload ng mga ganitong topic sa ganitong paraan ng pagkakaturo. Salamat po, more power po, Sir Rich. Thank you. Salamat din, Cedric. RR Mahadas, sabi niya, maraming salamat po, Kawerpa, dahil sa inyo, nare-review po ako ulit sa mga electrical engineering since nagsimula yung seminar nyo to webinar, malaking tulong po talaga.
Salamat po, Kawerpa, at kay Kawerpang Engineer Reginaldo Marina. And more power po at sa ating lahat. Salamat po. Thank you. Galing naman kay Jeric Lopez, this discussion is well explained. This kind of lesson are big help for starting practitioner to learn practical works. Thank you for these free videos. Okay, yan lang po ang ating mga social media comment, no? Okay, salamat po sa mga nag-comment. Ganun din po kayo, ha? Lalo naman yung mga naka-attend po sa ating Zoom class. Baka pwede mga sir, mag-comment po kayo sa ating mga videos, no? Mga napapanood nyo po sa aking YouTube channel. Ganun din po dito mismo sa mentoring program natin na ina-upload din naman natin to. So, meron itong separate na playlist sa aking channel, mga kawerpa. Ito na po ang mga latest update ng ating mga activity, mga kawerpa. Una po, meron po tayong pre-webinar na patuloy natin ginagawa, no? Okay, so this consists of electrical engineering video book, special topic, and our RERME mentoring via Zoom and Facebook Live. So, meron tayong mga topic dyan, mga kawerpa. In-extend po muna namin, no? Imbis na 8:30 to 1, 8:30 to 2. Along the way naman, pwede naman kayong sumubo-subo, mga kawerpa, no? Pagka kayo'y nakikinig, habang nakikinig lang kayo, para lang kayo nakikinig ng radyo, isipin nyo yun, ano? So, okay, so, yan po yung mga topic natin, this November 15, 22, and 29, no? Para lang kayo nanonood ng TV pala, no? Kasi baka hindi na sila manood, eh, makinig na lang. So, mas maganda, panoodin nyo na rin. Okay? So, first come, first serve ito, mga kawerpa, no? Okay, sige, next tayo. Ito po ang aming pinaka-latest promo sa aming online review course via Zoom. Ito po, may special promo kami ng review course. Pinababa po namin ang presyo kasi po, i-offer lang po muna namin dito yung aming review course. That is, not including actually the refresher course, no? Pero at least, ma-avail mo yung kompletong subjects, no? Meron ka na, at least medyo matatag na rin yung iyong pundasyon, ika nga, mayroon tayong special promo. Up to November 12 lang po ito, habulin nyo na mga kawerpa, dalawang araw na lang po. No? REE as low as 8,000 pesos ang ating online review. RME, 7,000 pesos lang po. Kompletong subjects na po yan, mga kawerpa. Okay. Then, yung ating pong mga schedules, dalawang section po ang i-offer namin para sa REE Watts, Saturday and Sunday, no? Yung aming REE Volts, MWF, 8:30 to 2:30 p.m. Yung aming pong Master Electrician, mga kawerpa, nagkaroon po kami ng decision na ilipat po namin, no? Sa, actually, ito rin halos yung original schedule natin. Pasensya na po, please bear with us kasi nag-iisip din po kami ng paraan para mas mapaglingkuran namin kayo. Actually, yung Sunday morning, doon namin nilagay yung ano, yung tatlo na yan. Yan, yung nasa ilalim, yung pre-webinar, yung video book, and mentoring, no, pag-araw ng Linggo. Kaya walang problema kung kayo'y RME o RME reviewin namin, pwede kayong umaten halos maghapon na yan. Bale, di ba? Mula umaga, 8:30 hanggang gabi. Atinan nyo na lahat, no, kung kayo'y RME reviewin namin. Okay. Ganon din siyempre sa mga REE, no, o BSEE student, pwede kayong umaten sa umaga, no, nung ating mga webinar na yan. Okay, next. Ito po, tuloy-tuloy ang ating online mentoring, mga kawerpa. Tuesdays and Thursday, approximately 5 to 7 p.m. Then, in-adjust na po namin, no, wala na po yung 7:30 to 9:30 p.m. I-transfer po namin sa tanghali, no? 12:30 to 2 p.m. Pero kung ako sa inyo, atinan nyo na mula 8:30 para may certificate pa kayong makuha, no? Yung webinar natin. Kung hindi naman kayo pwede, mentoring lang, pwede naman, siyempre. Sir, sa mentoring na lang ako. Kaya lang, kung mentoring lang po ang atinan natin, mga kawerpa, wala po kayong libreng certificate, no? Kasi ang certificate po natin para lamang po sa webinar po 'yon, no? Okay? So, ayan po, i-guide namin kayo sa pagpasa sa board exam. I think it's not only board exam, pati yung inyong mga exam, kung may mga estudyante tayo, even college exam makakatulong po itong ating ginagawa na ito. No?
Kasi a college professor must also be a board exam based, no? Ako matagal din po akong professor sa mga university. Ako, kilala po ako. Ako yung nagturo sa mga university na ito. Kilala po nila ako. Ang ibig ko po sabihin, ako po ay matagal na nagturo sa aking alma mater sa UE Caloocan. 12 years. Ako rin po ay nagturo sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila at sa Mapua Institute of Technology. Ako po ay nakapagturo din dyan, mga kawerpa, no? Bukod sa Adamson University and Rizal Technological University. At sa iba-ibang university po na ako po'y nagko-conduct ng mga seminars, no? For about 2 decades already, no? For around 20 years na ako po'y nagbibigay ng mga libreng lectures sa iba-ibang eskwelahan, no? Sa Metro Manila and even in provinces, no? Okay. Sige, partner, next slide please. Then, meron po tayong special webinar, mga kawerpa. Ang upcoming webinar po namin, special webinar, no? Iba po yung webinar sa special, ha? Siyempre, pag special, may ano na yun. Kumbaga, may bayad na po yun, mga kawerpa. Ang aming upcoming webinar, mga kawerpa, ito na po baling Practical Electrical Estimation Course, partner, no? Ito po ay sa November 16, anong araw yon, partner? Ayon, araw ng Lunes. At saka 18, kasi 17 Tuesday, may mentoring tayo. O, baka gusto nyo po, mga kawerpa, electrical estimation course. Magkano yon, partner? 2,000 pesos. Pero sa ating mga electrical students, engineering man o technology, 1,000 lang po. Then, meron pa kasi tayo mga videos na palibre pa po sa inyo, no? Kasama na handouts, e-certificate, and some videos pa po na maililibre po namin sa inyo, mga kawerpa. Baka gusto nyo po, interested po kayo sa aming electrical estimation. It's a very nice course, no? It's a practical in approach. Ako rin po ang lecturer nito, mga kawerpa. And yung ating power system engineering, no? November 20, 23, and 27. Baka available kayo niyan, mga kawerpa. Gusto nyo, sa ating mga engineer na, pwede. Kung gusto nyo mag-refresh, no? Mga license na, RE, RNE. No, ganun din lalo sa estimation course natin because it's a practical topic. Maganda pong topic yan, mga kawerpa. Okay. Next slide po. Okay, we also offer Master Plumber Review. No? Aside from being a registered electrical engineer, I am also a registered Master Plumber. So, meron po kami ino-offer na Master Plumber Review as low as 9,000 pesos. So, ayan po, mga kawerpa. Pag-message lang po kayo sa amin, sa Marina's Powerhouse Messenger account. Okay, next po. Ayan naman po ang ating mga course outline sa atin pong, yan po mga course outline natin, ating special webinar. And then we are selling our review materials, so that is our REE review. Okay, baka may gusto mag-avail sa inyo, mga kawerpa, no? That is 3,600 pesos, no? Okay. Then, ayan po, si Sir Alan Tablada na isa sa bumili ng ating mga libro. Ayan, REE Books. Next. Ayan, pati yung ibang mga libro natin na binebenta. Ayan po. Ayan naman, si Mr. J. Beltran. Okay. Then, si Miss Gwen Castillo. Okay. Then, yung RNE books po, we are also selling 2,600 po ang apat na yan, mga kawerpa. Kung gusto nyo pong mag-avail, ang laman po nito, mga latest board questions, no? Mga pinaka-latest board exam questions, nilagay na po namin dyan, mga kawerpa. Sige po. Ayan ang bumili, si Mr. Barme Grafani. Okay. And sa Master Plumber naman po, no, 3,100 po ang apat na libro na yan. Baka may gusto po mag-avail sa inyo. Okay. Ayan po ang isa sa bumili, no? Si Mr. Lyndon de la Cruz, no? Actually, isa po siya sa may-ari ng eskwelahan. Bandang Luzon area, no? May-ari po ng school yan. Si Sir Lyndon, pwede nyo naman kontakin. Ayan naman, kaya nilalagay natin yung contact partner, yung pangalan, no? Yan ang kanila mga Facebook account and Messenger. Napakadali na lang po ng communication ngayon. No? Kasi baka tayo
masabihan na nag-iimbento lang. Of course not. No, hindi po. Ayan, mga kawerpa, gusto nyo mag-avail, no? And of course, our YouTube channel, no? Sana, no, paulit-ulit po natin binabanggit, kung manonood po kayo ng aming pong video, sana po paki-like nyo, paki-share, put your comment, no? And yung pong commercial, no, baka po pwede po mga kawerpa ay panoorin nyo po, ilang segundo lang naman yun, no? Para may pandagdag po tayo, para tayo makagawa pa lalo, no, ng mas marami pang video na katulad nito. Okay? Well, that would be it for today. Thank you very much. God bless you all, mga kawerpa. I'll see you on my next video. Thank you.